Ayan guys, no, bali na install na natin yung ating carburetor. FYI po, ang carb na to is for Rouser 135. May binuting-ting lang ako sa loob kaya nag-fit siya sa Yamaha SA. Bali sa ibang bansa kasi hindi kilala Rouser, no. Pulsar. So Pulsar 135. So ayan, ah. Same lang Yamaha SA, diaphragm type, yung jettings, ayun, medyo may papalitan kang jettings, no, para mag-fit up sa ating Yamaha SA 150. So start tayo, ah. May starter eh, no. Ayun. So ayun. So ayan guys, no, ka-install lang niya, no. Tayo mare-rev tayo, ah. Hindi pa nakakabit ng kable. Oh. Tingnan niyo yung ang reaction ng RPM natin. So, kita nyo, umaabot ng G's. Sagad yun, ha? Kasi namumula na eh. Actually, hindi nyo po pwedeng gagawing araw-arawin yung G's na yan. No? Indicator po yan na hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng susobra. Kaya yung mga naka-RCD dyan, mga naka-racing CDI, maging aware po tayo, no? Lalo pag nagra-rides, todo-todo ng revolution, umaabot ng kulay pula, no? Yan. Hindi po obra yan, sisirain po natin yung makina yan, or kung hindi man siya bumigay, yung rocker arm natin ang mapupwersa, no? Kaya maging aware po tayo, hindi po porke speed, puro racing na yung kakabit ng pyesa, racing ignition coil, racing CDI, racing camshaft, racing, ayun ako, utang na loob po, mahal po ang pyesa, kaya kayo, nasa sa inyo rin po yan, kaya ako po yung nagpapaalala lang, okay siya, sige. Ayan guys, no, natapos nating install yung ating carburetor, so next step, mag-aano tayo, road test, doon sa highway. Tignan natin kung hahagok, puputok-putok, o ano ang magiging performance. Tara, let's. Hindi! So, ayan, o. Titestingin natin, o. Actual road test. O, sige, bro. Testing! Ayan na. Balita. Okay. Okay. Ayan. Okay. So ayan, ha. Kaya yung mga namumroblema sa tulo, nasa vlog ko naman po yan, nasa YouTube channel ko, no. Ayan, red mo nga. So yung rev niya umabot ng G's. Kaya negative yung hagok-hagok na yan, no. Ahagok yan kapag ang tangke ninyo may tubig. Ahagok talaga yan kahit anong carb. So salamat sa panonood at magpalain tayong lahat.